Meron po akong printing shop, no? Gumagawa po kami ng mga labels, thank you cards. Basta tungkol sa business nyo, halimbawa, meron kayong food business, meron kayong milk tea, meron kayong mga lip tint, mga ganun, no? So, gumagawa kami ng mga labels para doon, no? Yun lang ang ginagawa namin kasi tinanggal na namin yung mga tarpaulin, yung mga t-shirt printing, yung mga mug printing. Medyo pandemic kasi kaya medyo matumal yon. Kaya ang ginawa namin, focus kami sa mga online seller na gusto magbenta online, no? So kung gusto mo ng branding para doon sa mga product mo, no? So nag-offer kami, visit nyo lang yung aming FB page na At The Printing Shop. Hello! So kumusta ulit kayo lahat, no? So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang madalas na tinatanong sa akin ng mga tao o ng mga viewers ko, no? So kasi nakita kasi nila na meron akong printing shop. Printing shop, guys, no? Yun yung pangalan ng printing shop ko, no? So, ang madalas kasi tinatanong nila sa akin, Sir Marlon, paano po ba nyo ginagawa yung mga waterproof na sticker? Yung ibang shop, hindi nila ito tinuturo, no? Pero guys, syempre, promise dito sa may vlog ko, no? Kung subscriber ka dito, tinuturo ko lahat to for free, no? So wala kang babayaran, no? So kung hindi ka pa subscriber sa vlog ko, mas maganda mag-subscribe ka na kasi marami akong tinuturo na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw na buhay mo, lalong-lalo na kung meron kang printing shop o gusto mo magtayo ng printing shop. So ito, guys, ituturo ko sa inyo yung sikreto namin paano kami nakakagawa ng mga waterproof ng sticker. No, so ito, guys, hindi siya basta-basta waterproof kasi tearproof rin siya, no? So hindi siya napupunit at scratchproof rin siya. At syempre, isa rin sa mga karakteristik niya ay oilproof, no? So kung meron kang product na bagoong o chili garlic, guys, pag ito ang sticker mo, hindi siya masisira. Okay, so sobrang tibay ng sticker na to, no? Guys, kasi may mga nagsasabi sa akin na madali lang naman yan, no? Madali lang naman gumawa ng mga waterproof na sticker. Bibili ka lang naman ng waterproof na pinaka-sticker na paper niya, no? Tapos, piprintan mo lang yon ng pigment. So, guys, hindi siya ganun kadali. Pero, simple pa rin naman siya, no? Kasi, guys, yung nakalagay kasi doon sa mga vinyl na yon, sa mga sticker paper na yon, nakalagay kasi doon is waterproof. No, guys, marami kasi nagkakamali doon. Kasi mga materials na isasabihin ko sa inyo dito ay nabibili sa amin. No, so yon, kung gusto niyo bilhin yung mga materials dito, PM niyo lang ako, no? PM niyo lang ako sa aming page, hanapin niyo lang kami sa Facebook at The Printing Shop. So yun, guys, no, kasi meron kasing mga tao na nagkakamali tungkol dun sa may vinyl na tinatawag, no, tapos yung vinyl na transparent. Kasi dalawang klase yan, eh. Merong vinyl na gloss, merong vinyl na transparent. At meron pa nga yung isa, yung matte na vinyl, no? Pero hindi namin ginagamit yun, yung dalawa lang ginagamit namin. Yung vinyl na gloss saka vinyl na transparent. Okay, kasi guys, pag nakita nyo yung pinaka-cover ng mga yung mga vinyl na yun, nakalagay kasi doon, guys, is waterproof, no? So ang sinasabi ng iba, nung nag-print sila doon, pigment ang ginamit nila, Sir Marlon, bakit ganun? Hindi naman siya waterproof, eh, kasi nung binasa ko siya, nalulusaw yung ink, so, at nag-i-smudge yung ink, no? So hindi siya waterproof, niloko mo lang ako. Guys, waterproof yun. Totoo yun. Totoo, waterproof yun. Waterproof mismo yung vinyl. Diba? Kahit basain mo siya, kahit laban mo siya, hindi siya masisira. Pero guys, yung ink nyo, yun ang hindi waterproof. No? So guys, hindi ko kayo niloko kasi may mga nagsabi sa akin na gano'n na hindi raw totoo sinabi ko na waterproof ang binibenta ng sticker. Guys, totoong waterproof yun. Yung mismong sticker. Pero yung ink nyo na ginagamit ay hindi waterproof. No? So, pero guys, merong waterproof na ink na ginagamit. Ang tawag dito is Ecosol or Ecosolvent. Siya yung mga ginagamit sa mga tarpaulin printer, no? Pero hindi na natin i-discuss yun kasi mahal masyado ang tarpaulin printer, no? Nagre-range yan 250,000 up to million, no? So, erase na muna sa atin yun kasi nga wala pa tayong budget na ganun kalaki, no? So, yun. Diretso yun na kami, Sir Marlon. Paano ka ba nakakapag-print ng mga waterproof na sticker? No, so guys, madali lang yan. So ganito, ang unang nyong kailangan na material ay syempre yung binibenta nga namin na waterproof na vinyl or transparent. No? So mamili, guys, dalawang yon. Yung vinyl, guys, kulay white siya. Yung transparent, transparent siya. No? Pangalawa nyong kailangan nyo ng photo top. Yung photo top na to, guys, ay merong iba't ibang variant. Una dito ay yung gloss. No? So gloss, makintab siya. Pangalawa ay yung matte. Matte ay wala siyang kintab. Pangatlo, yung 3D. So ito ay isa sa mga pinakamagandang photo top na makikita nyo kasi mapapansin nyo yung sticker nyo para talaga siyang 3D. No? So pang-apat ay glittery. No? So itong glittery nito, from the word itself, is glittery siya. No? So kumikintab siya. So maganda siya ipatong kapag yung product mo ay mga cosmetics. Pang-lima ay yung leather.
No, so itong leather na to, kung mapapansin niyo siya, para talaga siyang leather, no. So maganda siyang ilagay kapag yung product mo ay mga leather o kaya mga damit. Sir Marlon, ano yung photo top? Guys, ang photo top para siyang laminating film pero ginagamit siya sa cold. No, so ano yung ibig sabihin ng cold na laminating film? Hindi niyo pinapainit yung laminator niyo. No, so ganun yung pagkakaiba niya, no. So ang mangyayari kasi diyan, guys, so kung halimbawa ito yung pinaka vinil niyo, tapos pinrintan niyo siya, binasa nyo siya ng tubig, ang mangyari, huhulas lang o mag-i-smudge lang yung ink. No? So, nangyari, ganun yung nangyari. Kaya akala kasi nila, hindi waterproof yung binibenta namin. Ganito naman ang mangyari pag may photo top. So, ito yung vinyl mo, di ba? Tapos pinrintan mo siya, tapos saka mo siya sinalpakan ng photo top. So, nangyari, yung pinaka-ink niya, nakapalaman sa loob. No, so dikit na dikit 'yan, guys. Sobrang dikit niyan. Kahit nabasain mo siya ng basain, ang mangyari, mababasa lang either yung ilalim ng vinyl or yung photo top. So yung ink mo na nasa gitna, hindi siya magagalaw or hindi siya mapapakialaman. 'Di ba? So ganun lang ang pinaka-logic niya, no? So ganito, guys, papakita ko sa inyo yung video ng step by step kung paano ba ginagawa ang mga waterproof na sticker, no? So first step, syempre, una nating gagawin ay i-print muna natin yung gusto nating i-print doon sa may vinyl na sticker. So step 2, no? So pag na-print mo na 'yon, ang gagawin natin, guys, ay ilalaminate natin siya through cold laminating film o yung photo top, no? So guys, sa nakakabili ng photo top, kailangan nyo ba ba itanong yun? Sa amin po nakakabili nun, no? I-message nyo lang ulit kami sa The Printing Shop, no? At The Printing Shop sa Facebook, no? So marami kami binibenta ngayon sa murang halaga. Kung marami kang bibili, syempre may discount. So yan, pag nalaminate nyo na siya, guys, ang gagawin nyo lang, kakat nyo na siya, no? So ang ginagamit kasi namin cutter is Cameo, no? So hindi kami gumagamit ng kuyi, yung malalaki, kasi malaki siya, no? So takaw space yan. Kamukha ng Cameo na maliliit lang siya kasi A4 size lang naman ang piniprint namin para tipid nga lang kami sa space, no? Kasi ang nangyari kasi yan, guys, yung mga shop namin nagsara due to pandemic, no? So nag-tsatsaga lang kami sa maliit na pwesto muna, no? So ganun, start from beginning kasi lahat talaga ng negosyo ngayon ay medyo lagpak, no? So this year talaga, guys, ay konting taste-taste lang tayo, no? Makakaraos din tayong lahat, no? Kasi ang nangyari kasi, guys, this year, year of survival lang talaga, no? Hindi talaga to yung year na kikita ka ng sobrang laki, no? Kasi, guys, yung mga malalaking kumpanya nga ay nagsara nga ngayon, no? So meron kang company dyan na syempre bumagsak or naglaylo ngayong pandemic, guys, hindi ka nag-iisa, no? So huwag ka mawawala ng pag-asa kasi habang may buhay talaga, guys, may pag-asa, no? So totoo yan, guys, hindi lang kasabihan yan kasi ilang beses nang nangyari sa akin yan, no? Na mula sa pagkabagsak, paulit-ulit nang umaahon. Ang mangyari niyan, guys, ganito na mangyari sa kanya, no? So kahit basain mo siya, kahit sabunin mo siya, no? So hindi mo talaga siya masisira. Kahit punitin mo siya, hindi siya mapupunit kasi sobrang tibay na nitong sticker paper na gagawin nyo. So practical use, no? So saan ba ginagamit ang mga waterproof na sticker na kamukha nito, no? So kung yung product mo ay mga milk tea, mga nababasang product, mga frozen product, mga juice, etc. Basta wet ang mga products mo, itong sticker na to ang kailangan mong gamitin. So ganun lang siya kadali, no? Napakadali lang yan, no? So sa mga nagsabi na bumili sa amin ng vinyl na sticker tapos pinrintan lang nila ng dye ink nila or kahit na pigment ink yan tapos humulas, guys, uhulas talaga yan, no? Kasi nga, ulitin ko sa inyo, guys, waterproof yung vinyl pero yung mismong ink nyo hindi siya waterproof, no? So talagang uhulas lang yan, no? So guys, yung tinuro ko sa inyo ngayon, pwede nyo pagkakitaan yan. So kung paano magtayo ng printing shop, ay didiscuss natin yan sa susunod na vlog natin, no? So kung hindi ka pa subscriber, mas maganda mag-subscribe ka na sa channel ko kasi marami akong ituturo sa inyo ng libre lang, no? Na pwede mong pagkakitaan. At lahat, guys, ng secret, tinuturo ko dito, no? Wala akong tinatago dito na any secret na tinatago ng ibang company, no? Guys, ito nire-reveal ko sa inyo para matulungan ko rin kayo, no? So ang hinihingi ko lang naman sa inyo, guys, is mag-subscribe kayo para mas maturuan ko kayo ng iba't ibang knowledge about sa printing, no? Tapos huwag mong kakalimutan na i-hit yung notification bell para hindi ka lagi huli kasi lagi ka ma-update kapag may bago akong upload na video na katulad nito, no? So sana may natutunan ka sa tinuro ko ngayon at check mo, guys, yung other video ko, no? Ilalagay ko dyan sa may description below yung playlist na ginagawa ko tungkol sa mga printing. No, so maraming salamat sa inyong lahat at sana nag-enjoy kayo at bye-bye.